hello, hello mga kaanyong. Welcome back sa aking channel. This is Janari Cristobal. And kung sa first time po tayo dito sa channel ko, thank you very much. Please click niyo yung subscribe sa baba at i-click niyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Kumusta, kumusta kayo mga kaanyong? Long time tayong walang sitting vlog. Halos ilang buwan din talaga. Pasensya na po mga kaanyong ano kasi madaming mga nangyari at saka yung naging sitwasyon is hindi maganda, hindi tayo komportable. Kaya sa ngayon, thank you Lord, ito, pwede na natin itong gawin. Magiging consistent na tayo ngayon at sana hindi na mangyayari yun ulit. Kumusta, kumusta po kayong lahat mga kaanyong? Sang sulok man ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta kayo? Mag-iingat po kayo palagi. Ito po yung palagi kong sinasabi sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat palagi kasi hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang corona at meron na namang panibago na namang pumapasok. Kaya mag-iingat po tayong lahat sa ating kalusugan, sa ating mga pupuntahan. Basta mag-iingat lang po talaga tayo palagi. God bless sa inyong lahat po. Question, sino po ba sa inyo ngayon na mga nanonood ang naniniwala that God wants us to live life to the fullest? Agree ka ba? Kung agree ka, mag-leave ka ng comment sa comment section below and type, yes, I agree. Let's say, okay, yes, will ni God yan and that is His will. Ang tanong, bakit marami pa rin ang naghihirap? Yan ang sasagutin natin sa araw na ito. Kaya, kung gusto mong malaman kung bakit marami pa rin ang naghihirap, just stay tuned sa video na ito. Panoorin mo hanggang dulo. So, sisimulan na po natin mga kaanyong. Alam nyo ba na ang pera that is comes from God, blessings from the Lord. Kaya dapat na ingatan natin at ilagay natin or gawin natin sa mga tamang paraan. At syempre naman, God wants us to handle His blessings properly. Sa katunayan, marami po talagang promises sa Lord sa Bible. Did you know that there are over 7,000 promises ni Lord sa Bible? That's number one. Not only that, mga kaanyong, there are 2,350 verses that pertains money and possession. More than kapag dinidiscuss natin about heaven and hell. Kasi alam ng Diyos na habang ang tao ay nasa lupa, ang malaking problema ng mga tao ay pera. Kaya nga, imbes na guminhawa ang buhay, ay mas lalong sumisira ang buhay. Bakit po? Hindi kasi natin nababasa ang Biblia. Disclaimer lang mga kaanyong kung kayo po, iba po ang paniniwala nyo, o iba po ang inyong reliyon, I'm not here to convert you. I'm here only to share with you. Kung ano po yung na-discover kong 10 money principles na magiging guide po natin, okay? To help us get out of debt, protect our wealth, and to use our resources wisely. Doon po sa mga taong gustong umunlad at guminhawa ang buhay, eto na po yung 10 money principles in the Bible that can help us to get healthy and wealthy. Healthy sa pocket nyo mga kaanyong. Without further ado, let's start na po tayo mga kaanyong sa principles number 1. Number 1 principles na kailangan nating i-acknowledge mga kaanyong is this. That God is the ultimate source. Do you agree? If you agree again mga kaanyong, type agree in the comment section. Okay? Psalm 24:1 says, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all its people belong to Him." Yes, si God po ang rightful owner ng lahat ng meron tayo. Pati ng ating kinikita, pati na rin ang ating buhay. Sa totoo lang mga kaanyong we don't own anything. Alam mo na patunayan talaga ng pandemic na ito na akala mo ikaw nang may-ari ng negosyo, ikaw nang may-ari ng buhay mo. Biglang, isang click lang na bago po ang buhay natin. We are not in control. So likewise, He want us to manage our money na talagang in a right way at hindi tayo pasaway.
sa totoo lang, God is the source of everything. Kaya tayo rin, huwag din tayong mag-alinlangan na sabihin natin na, paano yung bills ko? Paano na lang yung utang ko? Paano na yung mga babayarin ko? No, 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 no. God is the rich God. He can supply all our needs. Again, all our needs according to His glorious riches because He is the source. Kaya ang problema talaga, hindi po yung source, kundi yung receiver. Minsan, hindi tayo naniniwala. So, yun po yung una, na kailangang i-acknowledge natin na Siya po ang nagmamay-ari ng lahat at Siya rin po ang magpo-provide ng lahat. Para po lumawak po ang ating mindset, na para po lumawak, ika nga, faith na talagang tayo ay uunlad sa buhay. That's number one. The next question naman is, Jenna, how can we be happy when there is no money? Oh, ito ang sabi ng Bible sa Principles number 2. Be contented. On 1 Timothy 6 verse 6, ito ang nakasulat dito. But godliness with contentment is great gain. Ika nga, feeling mayaman ka pa rin. Yung problema kasi natin, karamihan sa atin, yung totoo lang talaga nga, madalas tayong nakatingin sa mga bagay na wala naman sa atin. Madalas nating tinitingnan yung mga bagay na wala tayo. Hindi natin tinitingnan kung ano yung mga bagay na meron tayo. Alam mo, ito lang ang naintindihan ko. Ano? I don't know if you believe this quote. Nabasa ko lang tong quote na to, ano? Hindi ko lang matandaan kung sino ang sumulat nito. Discontentment makes a rich man poor. Contentment makes a poor man rich. Kaya nga minsan, ang feeling ng tao dito, pag-akala na ay yayaman ka if you declares God's words. No, 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 no. You can still be rich even if you have not much. You got to fight, diba, for contentment. Kaya kung ikaw, di ka marunong makontento sa kung anong meron ka ngayon, maniwala ka. Kahit na tumami pa ang iyong pera or yumaman ka pa, di ka pa rin makukontento. Para sa mga taong pinagpala, godliness plus contentment is a great gain. So, panalo to. Number 3, kung paano tayo pagyamanin. Ito, number 3 principle. Work hard. Saan natin makikita? Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Importante po talaga na tayo po ay magsikap. May isang Bible verse pa mga kaanyong sa 2 Thessalonians 3:10. The one who is unwilling to work shall not eat. Hindi lang magkakaroon ng pera ng walang hard work po, ano mga kaanyong? Kaya dun sa mga nag-iisip na, ay invest ko lang tong pera, wala akong gagawin. Hindi ka mag-iisip ng ganun mga kaanyong. Kailangan mo pa rin talagang kumilos. Kailangan mo maging matyaga. Kailangan mo magsumikap ng magsumikap. You got to work hard. Work hard for the money. Number 4 principle, if you want to become rich according to the Bible. Saan natin makikita yan? On Luke 16:11, and if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Kung hindi talaga tayo marunong humawak ng pera, di ba? Lalo na yung mga maliliit. If you are unfaithful with little things, you cannot be faithful with the bigger things. Kaya kailangan po, bago po tayo, palagi ko po itong sinasabi, gusto mo mag-umpisa ng milyon? Mag-umpisa ka sa piso. Sa 100, 1,000. Sa 1,000, 10,000. Sa 10,000, 100,000. Hanggang sa 1,000,000. Kaya kung hindi ka marunong magpahalaga sa piso, huwag ka nang mangarap. Kaya kailangan po na mag-umpisa tayo sa maliliit. Principles number 5, matuto kang mag-save ng money. Yan ang talagang susi sa pagyaman, ang pag-iipon. Hindi ba pagdagdag ng income? Oo,
kung malakas ang income mo, eh kung malakas ka na rin man gumastos, wala din. Ubos pa rin ang kwarta mo, di ba? On Proverbs 21:20, the wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. O kung ikaw yung happy go lang, inuubos mo talaga lahat ng sahod mo na kahit isang daan man lang hindi ka makapag-ipon. Wala din. O, the fools spend whatever they get. Number 6, para tayo ay umaman, the biblical principles. Number 6, be mindful of debt. Ay talaga, panalo to. On Proverbs 22:7, the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Kung sa totoo lang, kung gusto mo talagang yumaman, wala pa akong nakitang tao na talagang super yaman na yumaman dahil sa utang. There are two types of debt. Let's be clarified. Eh, Jenna, bakit yung mga milyonaryo, bilyonaryo, ang lalaki ng utang nila? That's what we call a good debt. Nangutang sila or nangungutang sila para sa negosyo. Eh, ang karamihan kaya nangungutang, eh, pambayad ng bills, pambayad ng upa, eh, ang talagang pinagbabawal ni Lord, eh, yung masamang utang. Walang ganan siya. Kaya, alam mo, mas maganda talaga kung huwag tayong mangutang. If we are out of debt, don't get into debt. Always remember that. Let's go to number 7. Number 7, biblical principles on how to get rich. Principles number 7, how to protect your money. Paano ba na hindi mauubos ang ating pinaghirapan? O pakinggan nyo to, kill greed in your heart. Patayin po natin, eliminate po natin ang galit sa ating puso. Lahat po tayo ay may galit po sa ating puso. O aminin mo o hindi. Siyempre, kasama na rin ako doon. Iba-iba nga lang ang label. Grid 1, grid 2, grid 3. Depende kung ano grid mo do. On 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Kaya nga, kung meron tayo yung pagkagahaman ba, pagkamasarili, parati nating gusto. We want more. Kailangang tanggalin po natin yan para di tayo maubos. For how many people that I've witnessed na talagang sa sobrang galit, imbes na kumita, ay nalugi pa. Or imbes na umasenso, ay mas lalong naging mahirap. Let's go to principle number 8, the biblical principle. Nako, itong number 8, be patient and learn how to trust in God. Oo, alam mo kasi, madalas kasi tayo ay nagmamadali. We want to get rich quick. Alam mo, dahil sa pagmamadali natin, imbis na gumawa tayo ng tamang desisyon, ay nagkakamali tayo. Imbes na magtiwala tayo kay Lord sa proseso, trust in the process, trust kay Lord. Nagtatrust po tayo sa sarili natin, kaya po tayo ay napu-frustrate. On Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kailangan na tuloy-tuloy lang natin. Yan kasi yung problema kasi natin. Madali tayong ma-discourage without knowing nandun na pala yung promise ni Lord. Number 9, kung gusto nyo talagang yumaman according to the Bible, seek godly counsel. Napaka-importante po niyan. On Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Kaya kung gusto mo talagang yumaman, huwag mo nang patagalin. Maghanap ka ng mentor. O kung wala ka mang mahanap na mentor, ay pwede kang manood sa mga video, mga motivational video, mga video na talagang makakatulong sa sarili mo, na mai-improve mo yung sarili mo, na yung talagang mapabago yung buhay mo at yung sarili mo.
At ang pinaka-importante mga kaanyan, isurround mo yung sarili mo dun sa mga taong talagang he brings you or they will bring you the best of you. Na talagang tutulungan kang umangat sa buhay, tutulungan kang mapabago mo ang sarili mo, ang buhay mo. Alam nyo mga kaanyong ano, super thankful ako na nandyan si Shempay sa akin, na dumating si Shempay sa akin, na binigay ni God si Shempay sa akin, kasi talagang hindi man maganda yung mga past few months na nang nangyari sa atin, ano, pero talagang super thankful ako na nandyan siya, na yung nandyan yung sa bawat decision namin or sa bawat decision na gagawin ko, talagang andyan yung nagtutulungan kaming dalawa na kung ano ba yung tamang gawin, kung ano ba yung dapat na gawin. Kasi ika nga nila, two heads are better than one. Kaya super thankful ako na ganun. Kasi kung ikaw lang namang mag-isa, hindi mo masasabing tama ba itong magiging desisyon ko? In the future, ano bang magiging kahinatnan mo? Pero kung talagang may mahingan ka ng advice, may mahingan ka ng advice na tamang advice, malilid ka sa right way, sa right path. Masyado na nating pinag-uusapan mga kaanyong ano, itong money principles and how to become rich according to God's word. So, ultimately, ano ba talaga ang purpose ng pera? Para sa akin, para pagpalain ka ni Lord, be a channel of blessings. That's the reason. That's the reason why God bless you and me so that we can be a blessing to others. Diba? Yun naman talaga yung pinaka-ultimate niya ni. Kaya nga, on Acts 20:35, sinabi niya, it's more blessed to give than to receive. So, maganda po talaga, yan po yung pinaka-will natin. Kaya ginamit tayo ni Lord na daluyan ng pagpapala para tayo ay makapagbigay pa ng pagpapala sa ibang tao. Just like this channel po, ginagamit ito ni Lord na daluyan ng pagpapala. Para makapagbigay po tayo ng hopes, guidance, inspiration, practicality, and spirituality. Para po tayo ay umunlad sa buhay. Sabi nga nila eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ang tanong ko, do you really seek God in your life? Do you really seek wisdom from other people in order for you to be able to multiply your resources? Kaya kung ikaw, mga kaanyong ano, ito lang, mga kaanyong. Para sa mga taong wants to counsel the sick of the wise, if you seek the counsel of the wise, you become wise. If you seek the counsel of the fool, you become fool. That's all for this video, mga kaanyong ano. I hope na may natutunan kayo sa video ito. At kung nagustuhan mo ang video ito, please like, comment, and share sa mga kakilala, kapamilya, at kaibigan mo. Thanks for watching. See you on my next video, mga kaanyong. Bye! God bless us all. Ingat po kayong lahat palagi. Ingat, ingat.